Ang nilalaman ng ating video. Ibis. What the fuck is that? Mula sa selebrasyon na nauwi sa bangungot, ang nakakatakot na aswang na skinwalker hanggang sa aswang sarilis ng tren, naririto ang limang video na siguradong hindi magpapatulog sa inyo ngayong gabi. Pero bago ang lahat, huwag kalimutang mag-subscribe, i-like at pindutin ang notification bell para lagi kang updated sa ating mga bagong video. Ang nakakatakot at nakakagulat na video na ito ay nakuhanan noong May 2, 2024 habang ipinagdiriwang ang isang national holiday sa Suzak region ng Kyrgyzstan. Makikita sa video ang pagtitipon at masayang pagdiriwang subalit lingid sa kanilang kaalaman na ang masayang pagdiriwang na ito ay mauuwi pala sa isang bangungot sa loob lamang ng ilang sandali. Panoorin ninyong mabuti. Makikita sa video ang umaandar na truck ngunit walang driver ang bigla na lamang pumunta sa nagtipon-tipon na mga tao habang nagke-celebrate. Ang isang cameraman ay nakuhanan pa ang pagtakbo ng isang lalaki matapos nitong makita ang paparating na truck sa lugar ng mga tao, bagay na mas lalong nakadagdag ng takot sa video. Ayon sa imbestigasyon na isinagawa ng police, naiwan ng driver ang kanyang truck na hindi nakalock ang emergency brake, kaya naman tumakbo at gumulong ito ng kusa pababa ng bundok. Tinatayang mahigit 30 bata na may edad na 9 to 16 years old ang nasaktan. Agad namang itinakbo sa pinakamalapit na ospital ang mga nasaktan. Mabuti na lamang at walang nasawi at ligtas ang lahat. Ang video namang ito na nakuhanan ng uploader na si Laura, na kung saan ay makikita na nag-explore si Laura sa isang kinatatakutang abandonadong railway tunnel na matatagpuan sa Hostel, Germany. Ang nasabing tunnel ay ginawa noon pang 1890 na kadalasang ginagamit ng mga German troops noong panahon ng World War II. Nang magkaroon ng pagkakataon si Laura na makapunta sa makasaysayang luma at abandonadong rail tunnel na ito, pagdating sa lugar ay agad niya itong inirecord sa kanyang cellphone. Pagmasdan ninyong mabuti kung anong misteryosong video footage ang kanyang nai-record. Makikita ang isang mapayat na tila ba mga braso ng isang tao o nilalang na umaahon mula sa tracks ng rilis ng tren na nasa harapan lang mismo ni Laura. Matapos naman itong makita ni Laura, dala ng kanyang takot ay agad siyang tumalikod at tumakbo papalayo sa nasabing lugar. Magpahanggang sa ngayon ay walang makapagsabi kung anong uri ng nilalang ang nakita na ito ni Laura sa rilis ng tren. Kayo ano sa palagay ninyo kung ano ito? Ilagay lamang ang inyong opinyon sa comment section sa ibaba. Si Pete at Ash, isang mag-couple mula sa bansang Amerika, ay nakabili naman ng kanilang dream house na matatagpuan sa scenic countryside ng Michigan ilang taon na ang nakakalipas. Ang nasabing malaki at magandang bahay ay matatagpuan sa gitna ng kakahuyan. Subalit lingid sa kanilang kaalaman na ang kanilang masaya na pamumuhay sa gitna ng kagubatan ay mauudlot pala simula ng makarinig sila ng kakaibang tunog at ingay lalo na sa gabi. Ang mga ingay at misteryosong tunog na kanilang naririnig ay nagmumula sa kakahuyan malapit lamang sa kanilang tirahan. Noong una ay inisip nila na maaaring mga uri lamang ito ng hayop o di kaya ay mga coyote. Subalit isang gabi habang nakarinig sila muli ng mga kakaibang ingay malapit lamang sa kanilang bahay,
ay dito nila napagtanto na hindi ito nanggagaling sa mga hayop. Panoorin ninyong mabuti. Sounds like it's in the front yard. Matapos made lip si Pete dahil sa panunood ng football game, dito ay bigla siyang nagising dahil sa nakakatakot at nakakakilabot na ingay na kanyang naririnig na nagmumula lamang malapit sa kanilang bahay. Ayon sa kanila, tila ba nasa front yard lamang nila ang lumilikha ng nakakakilabot na ingay. Agad naman siyang bumangon at pinuntahan ang front door upang magsagawa ng imbestigasyon. Nang binuksan naman niya ang pintuan ay wala naman siyang nakita na kahit ano o sino. Dahil sa madalas na kababalaghan na ito na nangyayari sa kanilang tahanan at paligid nito, ay napagdesisyon na nila na maglagay ng mga trail camera. Noong una ay nahirapan sila sa pag-review ng trail camera, subalit makalipas lamang ang ilang araw. Dito ay may na-capture ditong gumagalaw na bagay mula sa loob ng kakahuyan o mga puno. Nakita nyo ba yun? Makikita sa video na may gumalaw sa madilim na parte ng mga puno mula sa kanan bahagi ng screen habang maririnig ang nakakakilabot na ingay. Makalipas naman ng ilang araw, si Pete ay nagpunta naman sa isang pond na malapit lamang sa kanilang bahay. Hindi pa man siya nagtatagal ay agad na naman niyang narinig ang nakakakilabog na ingay kaya naman agad niyang inirecord ito sa kanyang cellphone. Subalit sa kanyang pagre-record ay may hindi siya inaasahang aksidenteng makukuhanan. It's going today. And what was that? Did you all... What the hell was that? Nang inilibot ni Pete ang kanyang camera habang hinahanap ang pinagmumula ng ingay, dito ay nakuhanan niya na may gumagalaw buhat sa mga puno na posible na siyang pinagmumula ng nakakakilabot na ingay na palakas ng palakas na tila ba papalapit ng papalapit sa kanya. Nang sumunod na gabi naman, biglang nagising ang mag-asawa ng 10 oras ng gabi dahil sa naririnig nito na kaparehas na ingay na kanilang laging naririnig. Subalit ang misteryosong ingay na ito ay napakalapit lamang sa kanilang tahanan. No, just stay upstairs, okay, Ash? No, stay upstairs. I'm scared. It stopped. Do you see anything? I don't see anything. It sounds like it's on the porch. I know it sounded right, like it was right outside. We're going down. No, just stay up there. Please. Do you see anything? I don't know, it doesn't. Kung anumang nilalang ang nasa labas ng kanilang bahay, ay puwersahan at sinusubukan itong buksan ang kanilang pintuan, subalit wala namang naaaninag na kahit sino o ano si Pete at Ash mula sa labas ng pintuan. Nang sumunod na gabi naman, nang papauwi na ang mag-couple habang dumadaan sila sa kalsada ng gubat papauwi ng kanilang tahanan ay muli nilang narinig ang nakakakilabot na ingay. Noong una ay malayo ang pagkakarinig nila, subalit makalipas lamang ang ilang sandali ay tila ba papalapit ng papalapit ang misteryosong ingay buhat sa kanila. Maririnig ang misteryosong ingay na tila ba nasa paligid lamang ng kotseng kanilang sinasakyan.
Kaya naman agad nilang pinaharurot ang sasakyan upang makalayo sa nasabing lugar. Kahit pa man nakakaranas na sila palagi ng mga kababalaghan ay sinubukan pa rin nilang mamuhay ng normal. Ang sumunod namang video clip na inyong matutunghayan, habang nagre-relax ang mag-couple ay bigla na lamang nakarinig ang mga ito ng malakas na kalabog buhat sa kanilang likuran. Why is she like this? Yeah, what the fuck was that? It sounded like it was the front door. Again? Did you see anything? No, there's no one out. No. What? What? Is that the apple? Pete, is anyone out there? This isn't f***ing funny! Pete, don't go that far. Come back inside. If I see you, I'm calling the goddamn cops. Come back inside. Come on. Seriously. I'm tired of this shit. No. Nang pumunta sila sa labas ng kanilang pintuan upang tingnan kung sino ang may kagagawa ng pagbato ng mansana sa pintuan, ay wala naman silang nakita na kahit sino dito. Dala ng galit ni Pete sa may kagagawa nito ay napasigaw na lamang siya. Upang mamonitor nito ang bawat pangyayari, ay nagdagdag at nag-set up sila ng mga security camera sa palibot ng bahay. Makalipas lamang ang ilang araw ay may nakuhanan ng isa nilang kamera ng isang misteryosong paggalaw mula sa labas ng kanilang bintana. Pagmasdan ninyong mabuti. Makikita ang paggalaw ng isang bagay mula sa labas ng kanilang bintana na tila ba inaalis nito ang screen ng bintana at sinundan pa ito ng misteryosong ingay. Habang lumipas naman ng ilang araw, dito ay nadiskubre ng mag-couple ang sirang doorknob nila. Noong una ay iniisip o pinagdududahan nila na kagagawa nito ng ilang kabataan na sumubok na pasukin sila. Subalit makalipas muli ang ilang araw ay dito nila napagtanto na hindi tao ang may kagagawa ng lahat ng kababalaghan na ito. Matapos naman mapanood ng mga viewers ang kanilang mga nakakatakot na video clips, dito ay maraming nagsasabi na isa itong evil entity kagaya na lamang ng Skinwalker. Makalipas muli ang ilang araw, nag-post muli si Pete ng video clip habang lumabas siya papunta ng kakahuyan sa labas lamang ng kanilang bakuran. Habang nagre-record, dito ay may naaninag siya ng tila ba isang imahe ng muka ng isang nilalang mula sa dilim. Pagmasdan ninyong mabuti. Nakita nyo ba yun? Makikita sa video ang isang figure mula sa madilim na kakahuyan sa labas lamang ng kanilang bakuran. Ayon kay Pete at Ash, tila ba isa itong muka sa dilim? Ayon naman sa mga viewers, isa nga itong muka. Dahil sa madalas na pangyayaring ito, ang dalawa ay nababahala na sa kanilang kaligtasan. Nang sumunod na araw naman, habang nag-drive sila papauwi ng kanilang tahanan ay muli nilang narinig ang misteryosong ingay. Upang ipakita sa nilalang na ito na hindi sila natatakot sa kanya, ay lumabas si Pete ng sasakyan upang harapin ang nasabing nilalang. Panoorin ninyong mabuti ang susunod na mangyayari.
Matapos lumabas ng sasakyan ang mag-asawa upang harapin ang pinagmumula ng misteryosong ingay, ay lalong papalapit at papalakas ng papalakas ang ingay. Nang maramdaman nila na tila ba napapaligiran sila ng mga nilalang na ito at tipong aatakihin na sila, ay nagdesisyon ang mag-couple na pumasok agad ng kanilang sasakyan at nagmadaling umuwi ng kanilang tahanan. Nang makauwi naman sila ng tahanan ay muli nilang narinig ang ingay mula lamang sa labas ng kanilang bahay. Dito ay nagdesisyon na ang dalawa na kahit anong uri pa ito ng nilalang ay kanila itong i-record gamit ang kanilang camera. Pinatay nila ang ilaw ng kanilang bahay upang lalong makita ang nangyayari sa labas ng kanilang bahay habang nakatutok naman ang ilaw ng camera sa kanilang labas ng bintana. What, man? What's going on? I hear something up. I'm just gonna see. Hold on. Stay away from the windows. What is... Makikita sa video ang paglabas ng isang nakakatakot na nilalang mula sa mga puno. Hinihinala nila na ito ang may kagagawa ng mga kababalaghan at pinagmumula ng mga nakakakilabot na ingay na kanilang naririnig. Isa nga ba itong skinwalker kagaya ng mga hinala ng maraming viewers ng TikTok? O di kaya ay isang kakaibang uri ng nilalang? Ilagay lamang ang inyong opinion sa comment section sa ibaba. Ang viral na video namang ito ay nagmula sa TikTok username na Jem Calabrese, na kung saan ay makikita ang pagkuha ng video ni Jem mula sa itaas ng kanilang kisame dahil sa napansin itong kakaibang pangyayari. Pagmasdan ninyong mabuti. Ayon kay Jem, ilang buwan na rin niyang nararamdaman at napapansin na tila ba may nagtatago sa loob ng kanilang siling kaya naman palagi siyang nakakaramdam ng pangamba at takot. Dala naman ng kanyang kutob, isang tanghaling tapat ay napagdesisyonan niya itong i-record mula sa itaas ng kanilang kisame. At eto ang nakakatakot na nakuhana ng kanyang camera. Makalipas lamang ang ilang sandali ng kanyang pag-record, isang nakakatakot na kamay ang bigla na lamang sumulpot mula sa butas ng kanilang kisame. Agad naman itong nag-viral at agad din inulan ng sari-saring opinyon at espekulasyon. Maraming TikTok viewers ang nagsasabi na ang nilalang na ito ay kagaya ng nakakatakot na nilalang mula sa pelikulang Jeepers Creepers na naninirahan sa kanilang rooftop. Samantalang ang iba naman ay nagsasabing isa itong alien o di kaya ay isang cryptids. Subalit makalipas lamang ang ilang araw, ang misteryosong video footage ay nagkaroon na ng logical na explanation. Makikita sa video ang isang pamilya ng raccoons na namahay na pala mula sa loob ng kisame ng bahay nila Jem. Bagamat ang naunang video ay talaga namang nakakatakot, subalit kalauna naman ay may perpekto pala itong paliwanag hinggil sa nakakatakot na kamay na kanilang na-videohan. Matapos naman nilang malaman ang katotohanan ay nagbigay ito ng relief hindi lamang kina Jem subalit maging sa mga viewers din. Maliwanag din na walang kinalaman sa supernatural ang nakita nilang nakakatakot na kamay mula sa loob ng kisame. Habang nag-tour naman ang agent na ito kasama ang kanyang mga kliyente upang i-guide ang mga ito at ipakita ang loob ng bahay sa mga potential na buyer, noong una ay normal lamang ang lahat subalit nang marating na nila ang closet, ay bigla na lamang may nakakatakot na mangyayari. Pagmasdan ninyong mabuti. Is that closet? That's washer dryer hookups. Yeah. Cool. I'm sorry I kicked you. You know what? There's a person in there. There's a person in there?
Nang makarating na ang isang agent sa pintuan ng closet, nang buksan niya ito ay laking gulat niya sa kanyang nakita sa loob ng aparador. Makikita sa video ang isang lalaki na nakatagilid at nakahiga na posisyon sa loob ng closet. Dala ng takot ng agent ay agad siyang lumayo at sinabi niya sa isang agent pa na may nakita siyang tao na nagtatago sa loob ng closet. Hindi malinaw kung ano ang sumunod na nangyari matapos ang insidente ito dahil na-cut na ang video. Maraming salamat sa panonood, hanggang sa muli nating kwentuhan.